Today, andito po tayo ngayon in Lipa, Batangas to feature a 5-bedroom customizable pre-selling home. Here, your trusted real estate salesperson, and today andito po tayo ngayon in Valley Verde Villa Lipa Batangas to feature a 5-bedroom customizable pre-selling home. But before we proceed, I'd like to invite you to like, share, and subscribe to my channel para ma-update ka sa mga bago kong videos. So, sobrang excited po akong ipakita itong bahay na to. Pero bago po yan, sasabihin ko muna kung bakit. Itong project na po is developed by Demeterland, isa po sa mga developers na kilala for being high quality of standard sa gawa. Kitang-kita naman po sa labas at the same time, customizable po siya. Actually, sobrang tagal ko na po naghahanap ng model unit. Pero po, dito kasi sa Demeterland, kapag nagtayo po sila ng bahay, automatic po, may may-ari na po nito. So, ito pong bahay na po, may may-ari na siya. At the same time, this is also customized. Now, let me share to you three things kung bakit po gusto ko po si Demeterland. Number one, location. You can choose to have this model. Actually, kung available siya, available naman po siya sa lahat. This is available in Cavite, Laguna, and Batangas. We will be posting on the screen yung mga specific locations na available po tong house model na to. At the same time, meron pa itong iba, which pwede naman po kayo mag-inquire sa akin after nyong panoodin itong video na to. Number two reason kung bakit gusto ko itong si Demeterland is because ang dami po niyang features na binibigay sa mga house owners. Saan po kayo nakarinig na pre-selling house? Pag itatayo, meron pong smoke detector. Meron na pong kasamang fire extinguisher. Meron pong tatlong CCTV cameras na kasama po upon turnover. And then lastly, isa pong favorite thing ko or isang gustong-gusto ko po about Demeterland is kapag nag-build po kayo ng bahay dito is it can be customizable. Ibig sabihin, before itayo po yung bahay, mag-meet po kayo with the architect and magsasubmit po kayo ng approved layout ninyo. Kung meron man kayong gustong ibaguhin sa layout or maybe sa mga ceiling or pabaguhin yung tiles, pwedeng-pwede po, basta po pasok lang sa cost. If ever naman po lumagpas sa cost, it will be on the account of the buyer. So tara, simulan na natin ang ating house tour. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon na bahay is si Celestina. So again, ulitin ko po, si Demeterland po is medyo mahirap po maghanap ng model unit. So kung ano na lang po yung available po na bahay, yun po muna ang ipapakita natin. Okay, so ito pong si Celestina is 5 bedrooms, 3 toilet and bath with a minimum floor area of 132. And sa iba pong location like in Cavite and other parts of Laguna and Batangas, it can go as much as 145 square meters. Ngayon naman po, yung lot area po nito ipapakita ko po sa inyo is 160 square meters. Pero po sa ibang locations po na available sa Celestina, ang minimum lot area is 300 square meters all the way to 400 square meters. So ganun po kaganda ito pong si Celestina. So ikot po tayo muna sa labas. So ipapakita ko, by the way, ang maganda po talaga dito sa bahay na to, kasama na po yung fence natin. Okay, masama na po yung gate natin. So upon turnover, maganda na po siya kasi hindi nyo na po kailangan mag-isip o hindi nyo na po kailangan magdagdag ng gastos kasi sa iba pong mga developments, like bumili kayo ng pre-selling, kailangan nyo pa pong maghanap ng contractor para maglagay po ng bakod nyo. So ito pong bakod natin, and also itong mga fence natin, itong mga gate natin is included po sa turnover. Ngayon po for Celestina, this is meron po tayong allotment for 2 carport. So it's sabihin, pasok po tayo. Kasyang-kasya po ang dalawang sasakyan kahit po dalawang SUV na magkatalikuran. Okay? And then at the same time, upon turnover po, sobrang generous po ni Demeterland. Yung flooring po natin, ganito na po talaga siya. Meron na po siyang tiles. Alam ko po, except lang po yung mga ilang location na yung iba po, wala pong tiles, concrete finish lang po siya.
Ayan. So, sobrang laki po ng carport natin. Sobrang laki. Pwede kayo mag-park ng dalawang kotse. Pwede po kayo mag-park ng bikes. Pwede big bike kung may big bike man kayo. Also, ito pong bahay na to, since sinabi ko from the start na customizable po yung bahay, or pwede nyo pong i-customize. Ito pong bahay na to, customized na po siya. In actual, ang Celestina po, wala po talaga siyang balcony na naka-cover po dito sa carport. Actually, open lang po siya. Pero because the owner requested po, or yun nga, nung, like architects meeting po sila ng developer, nung owner, they requested na ma-extend po yung balcony niya. Okay? By the way, lahat po ng bahay dito sa Demeterland are single detached house. So, mamaya explain ko kung ano yung difference nun. Sa likod naman po, meron pa rin tayong space. Medyo maliit na lang, around mga 1 meter na lang po. Pero at least, meron pa rin kayong papasukan ng hangin and also ng mga ilaw. Ikot tayo sa kabila. Ayan, so lakad tayo. So as you can see, kitang-kita naman po, all throughout po nung bahay, ng labas, meron tayong tiles. And dito naman sa kabila, hindi ko alam kung nabanggit ko na, pero kasama na rin po yung free basic landscaping. Ibig sabihin, meron na po itatanim si developer na frog grass all throughout dun sa area natin ng labas. So, maganda po kasi sa single detached house, meron po siyang space all throughout ng bahay. So, very spacious siya. Pwede kayong maglagay ng garden set niyo dito, tables and chairs. Pwede niyo pong entertain yung mga kaibigan niyo dito sa labas ng bahay. So, tara po. Pasok tayo sa loob ng bahay. Okay, so, before tayo pumasok sa loob ng bahay, ito po lang bahay po ng Demeter. Sinabi ko kanina, puro po single detached houses. Ibig sabihin, lahat po ng sides ng bahay may space. Hindi po tulad ng furniture natin beforehand nitong property na to, meron po tayong firewall on one side. Ito po, wala pong firewall on all sides, open po lahat ng spaces niya at nasa gitna po yung bahay niyo. So tara, pasok tayo. So, pagpasensya na po, may nagko-construct. This house is, I believe, 85 to 90% done. Pero yun nga, dahil nga gusto ko pong ipakita sa inyo to si Demeterland and gustong-gusto ko po talaga yung projects nila, please bear po, medyo madumi-dumi lang po ng konti. Okay? So pagpasok po natin, ayan si Kuya. Okay, ang pinto po pala natin dito all throughout the house, mahogany doors. And pagpasok po natin, ito po ang ating grand na living area na open po yung ibaba. Okay, ang ganda po niya. So kung makikita niyo sa video, sana po nakikita niyo sa video na yung floor to ceiling height po natin mataas. And ang ganda po ng naging effect ng floor to ceiling height ng windows natin, at the same time open to below. So yung lighting po all throughout the house, maganda po yung pasok ng natural light. Ayan. So ang tiles po pala natin for all throughout the house is sa ground floor 60 by 60 ceramic tiles na off-white yung color. Pero ulitin ko po, since customizable po yung bahay, pwede po natin siyang i-request sa architect na baguhin po. Okay? So, ang walls po natin pala is painted white. Ngayon, as we move further, dito na naman po located ang ating dining area. So, yan. So, ito po yung dining area natin. Kasyang-kasya po ang 6 to 8 seater. Pwede po kayong maglagay dito ng chandelier. And kung makikita nyo po, meron po pala tayong smoke detector dito sa baba. Ayan, so meron po tayong smoke detector kasi katabi po niya yung kusina. At the same time po pala, dito po pwede kayong mamili. Pwede po kayong magkaroon ng cove lighting or pwede kayong magkaroon ng drop ceiling. Depende po sa gusto ninyo. Basta po, again, pag kumuha po kayo dito, pag nag-meet kayo ng architect ng Demeterland, i-request niyo po siya at ipapa-approve ninyo. So katabi po ng kitchen ng dining natin is our kitchen area. So ito po is customized na po siya. Okay, so again, ito po yung ginusto ng owner. So at the same time, siya po yung namili ng tiles niya. Okay, ganito po yung tiles. Siya rin po yung namili ng mga cabinets na nilagay dyan. And meron na po tayong mga overhead cabinets. Ayan, sobrang ganda. Actually, ang plano niya siguro dito is maglagay po ng range hood, tapos dito po yung oven niya. Ayan, so napakaganda. Ngayon, dito po sa ground floor, meron pa po tayong dalawang rooms. Okay, meron po tayong isang maid's room. Tapos meron po tayong isang bodega. And also isang CR. So ito po yung ating storage room or pwede rin pong kwarto na maliit lang.
And then, dito naman po yung toilet and bath. Ayan. So, ginagawa pa lang po. Ay, kuya. And ito po yung second room natin dito sa baba wherein pwede po magstay ang ating kasama sa bahay. Ayan. So, sobrang ganda. Medyo madumi lang po, pero pagpasensya na. Pero kasi ginagawa po yung bahay. And talagang gusto ko pong ipakita ito pong bahay na Celestina sa inyo. So, akyat po tayo sa second floor. By the way, para po sa mga nasa social media, don't forget to follow us on Instagram and Facebook. And also, i-like nyo na rin and also subscribe na rin po kayo sa mga videos ko. So, pag-usapan muna natin yung stairs natin. Yung railings po natin, gawa po sa kahoy. Okay, ito po, maganda. Yung part po ng railings natin, also may part na bakal. And also, ito po, lalagyan nila ng tempered glass. Ngayon po, for the steps, ito po ay kahoy na batong po sa semento. So, akit na po tayo sa ating second floor. Dito po sa second floor, we have 3 bedrooms, 2 toilet and bath. So, start muna tayo sa first bedroom natin. As you can see, very spacious po. 9 square meters, approximately, kasyang-kasya po ang semi-double bed. Pwede pong isiksik po natin yung queen size. At ang ginamit po na tiles po dito sa second floor compared sa iba po yung design niya. Ang ginamit naman po ng owner or ng developer is parang wood tiles or parang it resembles yung wood finish po siya. Pero tiles pa rin po siya. Lahat po pala ng rooms, meron na pong kasamang cabinet. So this is included. And kung mananotice nyo, yung ceiling po na pinili po ng owner ay cove ceiling. So yan na po siya. Okay, minaka-ready na po tayong lalagyan ng lighting din. Okay? So, punta tayo sa dalawa pang ibang bedroom. So, this is the second bedroom. Same, katulad, parehas na parehas po ng first bedroom natin. Okay, same paint finish. Parehas din po ng flooring. At the same time, again, meron po tayong uling cabinet. So, dito po, pag binili niyo yung bahay at natapos siya, ang maganda dito, dadalhin niyo na lang po yung mga gamit niyo, mga damit niyo, konting furnitures, pwede na kayong lumipat. Ngayon, isa pong favorite feature ko ng Celestina is ito pong area na to. Alam niyo po, kapag medyo malaki na po yung family natin, malalaki na yung mga anak, maganda po na magkaroon tayo ng tinatawag natin na family area. Okay? Yes, meron tayong living area. Yung living area po natin talaga, kadalasan, mga guests natin or mga kaibigan natin or mga invited people sa bahay natin ang nasa baba. Ang family area or yung second floor talaga is private living area po na mga naninirahan talaga sa bahay. At dito na po sa second floor or sa family area po nagmi-meet ang buong pamilya. Pwede po kayo maglagay ng malaking 55 or 60-inch TV. Mag-enjoy po ng afternoons or evening ng panonood ng mga favorite ninyong movies. At the same time, meron din po tayong access going to our balcony. So, punta po tayo sa first toilet and bath ng second floor. So, as you can see, yung tiles po natin for the toilet and bath is full po siya, buo. Hanggang taas, meron pong tiles at the same time, kasama na po yung fixtures natin. So, welcome po sa ating master bedroom. So, itong master bedroom natin is basically around 15 to 20 square meters in size. Kasi po, meron tayong semi-walk-in closet and meron po tayong access going to balcony. Pero bago tayo pumunta sa balcony, ikutin ko muna yung buong master bedroom. Ito pong master bedroom, kasyang-kasya po ang queen size or king size bed at pwede po kayong maglagay ng side table. Ngayon, nandito po tayo sa ating semi-walk-in closet kasama na po yung cabinets natin. Sobrang ganda, sobrang functional po ng developer na to, sobrang tuwan-tuwa po talaga ako, kaya talagang excited po akong ipakita sa inyo to. Ito naman po ang ating spacious po na master toilet and bath with ready na po yung fixtures natin for our shower, yung toilet natin, and also yung sink natin. Ayan. And again, yung tiles po natin all the way up, okay, covered na po siya. So punta naman tayo sa balcony. Ulitin ko po, ito pong balcony nito is customized na po siya, pina-extend po ng owner. Ang actual po talaga sa kanya, ipapakita ko hanggang saan talaga siya. So, ito pong side na to, supposedly, okay, ito po is the extension of the owner. Okay? Hindi po talaga siya kasama. Ang actual po talaga is hanggang dito lang talaga. Okay? So, hindi talaga siya kasama. Ito talaga yung kasama. So, ito po, you still have a very spacious
area wherein you can enjoy afternoons. Kung ayaw mo nasa loob ng bahay, you can put big tables or big chairs dito. You can enjoy your afternoons with your family, or you can do your work from home dito po. Tour natin for today. Kitang-kita niyo po, pawis na pawis po ko. And dahil po dyan, don't forget to like and also share this video sa mga friends nyo. And also subscribe na rin kayo kasi nakita niyo naman yung effort natin. Pawis na pawis tayo. Pero actually, tuwan-tuwa po ako sa mga nagsusubscribe and also nag-like ng videos. Nakakagana po kahit po nangingitim na tayo, napapagod tayo sa biyahe. And also at the same time, napapawis tayo dahil sa pag-shoot po ng house tours. Pero para po sa inyo, tinutuloy po namin ito. And kaya po, paki-like and also subscribe na po yung mga videos natin. And if you want to know more about this property and other properties of Demeterland in other locations, and also yung competition niya and yung availability niya, you can contact me in the contact information posted on the description box and on the screen. And meron po dyan sa comment section. Once again, this has been Arman Cruz, your trusted real estate salesperson, and I hope to see you soon in my next house tours. Bye, guys! One, two, three!